Yo, what's up? Ito na naman si Makoy Tech PH, nagbabalik. Meron na naman tayo itong aayusin na isang 32 inches na LED TV. Ang brand niya is Nikkei. Okay, so i-plug natin yung unit. Yun, may standby na siya. So, i-power on natin para malaman natin. Power on. Yan. Ayun, kumurop lang yung display. At wala na siyang display. Pero naka-power on yung unit. Ito guys, bali itong TV na to. Dinala rito ng isang Indiano. Bali ginagamit doon nila itong TV na to as monitor sa CCTV. So, sa mga baguhan, ito maging isang basic guide na naman ninyo kung paano mag-repair ng LED TV na ganito ang sira. Sa mga veterano, alam na ito. So, tara na. Abukan natin yung unit para malaman. Yan ang model niya. Nikkei NTB3272LED3. So, isang 32 inches na LED TV. So, buksan na natin to. Huwag natin patagalin. So, yan guys. Nabuksan na natin yung unit. Napakaliit lang ng kanyang board. Yan. So, physical ko siyang chinek. May napansin ako. Ayun. Kung mapansin nyo rin, isang bloated na kapasitor. Ito. So, try natin palitan. And then, kung ganun pa rin, hindi, proceed tayo sa backlight. Bago pala natin na palitan to, itong bloated ng kapasitor, mag-voltage check muna tayo sa output ng backlight driver. So, ito, i-check natin yung backlight driver, yung output ng backlight driver. Naka-standby itong unit. Check tayo. Merong 18 volts na output. So, i-power on natin yung unit. Power on. Okay, ayun oh. Kita nyo. Nag-on 30 volts. Then, wala pa rin siyang picture. So, yun siya. Pag naka-standby, 18 volts. Pag naka-on, 30 volts. So, umpisa mo natin palitan itong kapasitor. Then, pagkumpara natin yung magiging result. Okay? Ayan guys, tuloy tayo. Bali, ito yung tinanggal ko. Yung capacitor na bloated. Ang value niya is 330 microfarads, 35 volts. So, bumunot ako dito sa ibang board. Yan. Pares na pares sila. So, sukatin natin itong bloated na to. Kung ano yung reading niya. Yan kung nakikita nyo sa tester, masyadong mababa, 46 microfarad. Okay, so wala na to, wala na talaga itong pag-asa. Itong binunot natin, check natin,
Ayun, 346 microfarads. And 345. Okay, ito ipapalit natin. So may tolerance value naman to na ano, kaya pasok pa rin yan. 330. So ikakabit ko muna. And balik tayo, naikabit ko na. So try natin ngayon na i-power on ulit yung unit. Standby, power on natin. Tignan natin kung anong mangyayari. Pag hindi siya tumuloy, may problema ang backlight. Bukod doon sa capacitor na pinalita natin. Ayun, nag-steady. Kita nyo guys. Nakikita nyo yung ilaw. Ayun, nag-steady na. Ipakita ko sa inyo. Ayun. You know, nag-steady na yung ilaw dito sa may butas, oh. So, silipin natin. Tabi ko muna to at silipin natin yung display niya. Ayun o, kita nyo, may display na. Okay. So, yun lang ang problema niya. Yung capacitor na 330 microfarads, 35 volts. Okay, ay balik natin yung mga screw din na i-check natin na nakaharap, final test. Ayan guys, naibalik na natin lahat yung kanyang cover sa likod. So, final test natin. I-plug natin yung unit. Okay, ayan ang indicator light niya na standby. So, i-power on natin gamit ng remote. Okay. Ayun. Nagkaroon na siya ng display. Ito daw kasi ginagamit to ng Indiano as monitor sa CCTV. So, ang tendency babad na babad itong ginagamit. So, yung naging problema niya sa sobrang babad niya, itong capacitor na 330 microfarads na 35 volts, yun ang nag-overheat o yan o. Yan. So, lagyan natin ng input. Ano nga bang input nito? Hindi kasi ako sanay sa ano eh. Sa mga ganitong... Yun, ito pala, source. Source, HDMI 1. Okay. Yan. Maligay natin ng input. Okay. Yan. Ganun na kasimple guys. Ito ay isang magandang ano to, guide to sa mga baguhan, sa mga newbie na katulad ko. Na pag na-encounter ng ganitong problema, ano to, jackpot na kung tawagin. Jackpot. Kasi ganun lang papalitan mo. Walang kahirap-hirap eh. Kumita ka na sa para sa isang buong araw mo. Okay, sa mga veterano diyan, mais-mais na to, sisiw na. So, yan. Bago ko tapusin itong aking video, mag-shoutout muna ako. Unang-una, i-shoutout ko yung aking basher.
Lintik na basher yan, oh. Special mention sa'yo kung sino ka man. Kasi kami mga vlogger tech, libre na yung knowledge na aming sinishare. Tapos, i-dislike nyo pa yung aming mga video. Wow na wow. Pero, nagkapasalamat pa rin kami sa inyo. Sa inyong mga basher. Kasi, bro mo, naglalaan talaga kayo ng oras na manood. Oh, binibigay nyo kami ng ano, ng importansya. Although, dislike yung binibigay nyo. Pero, maraming salamat pa rin sa inyo. Bali, yun. Bago ko tapusin, shoutout ko yung ating mga kagrupo. Yung shoutout ko nakaraan, hindi ko muna shoutout ngayon. Pagbigyan muna natin yung mga hindi ko na shoutout. At medyo mahaba-haba na naman kasi. Okay, shoutout ko si Brother Chestan TV, si Oscar Damaso, John Marcos, si West Jojo Tech Electronics, si Configure 23, si Marco Francis 713 Mix Vlog, si Noel Tech, Sir Noel Tech yan, si Sir Edwin Tech, si Sir Bong Electronics, si Daniel Yuse, si Sansego Electronics, tama ba ako? Sansego, okay. Joy Masoy, si Brother Ryan Crossit Tech, si Eldboy Rodriguez, si Pix and Review, yan, si Brother Alex Bautista, at yung ating mga malulupit na mga vlogger tech na tulad nila Sir Leboy Tech Technician, yan, Sir Ed Tech PH, Sir Joey Tech, at saka si Master Mojados Technique, ang lalaking kaibig-ibig. Bali yan guys, ganun lang kasimple ha. So, isa na naman itong magandang guide para sa mga baguhan. Sana makatulong kahit na paano. Kahit basic, nakakatulong. Ang ganda na lang guys, keep safe dyan sa inyo sa Pinas. And God bless. Makoy Tech PH, sign off.